Okay, magandang araw sa inyong lahat guys. Sa darating na suna, ano bang gusto nyong mapakinggan sa ating Pangulo na bangag? Okay, so yon. So, nasaan na ba yung mga action plan? Talagang ang administrasyon ngayon, talagang magaling sila sa PR. So, ito isa sa mga banat ni Malo Tikia, isa sa mga political strategies na kung saan nagtatanong nasaan ang action plan. Parang ayudanation na tayo mga kababayan. So, pakinggan po natin ang malulupit na mga banat ni ato ni Malo Tikia. Alam mo ma'am, kasi itong pangulong ito napakagaling sa rhetoric. Mabulaklak ang pagsasalita. Ang hinahanap ng Pilipino ay aksyon. Ang hinahanap ng Pilipino ay desisyon. Lalong-lalo na sa ekonomiya, sa sahod, sa trabaho, sa inflation. Diba? Ang hinahanap ng tao, gumawa ka ng mahihirap na desisyon para sa amin. Sa tingin ko, hindi mo... Saka paano niya, like for example, as you said nga, the inflation... Mga ordinaryong Pilipino, banggitin mo mga inflation, economy, and GPA, kung anong mga ganyan, di naman na maintindihan. Ang kailangan maintindihan eh, o tumataas ang kuryente, anong gagawin natin? So do you think dapat yung medyo yung speech niya, is yung, ito, tumaas tayo ng kuryente, ganito kataas, hindi ba? Nakita naman natin, pag break down mo, my God, G, pag 500 kilowatts ang gagamit mo, 1,000 plus ang dagdag nun. Ma'am, so di ba dapat sa tingin niyo gagawin niya ngayon yan? Because sabi niya, all sectors, para ano niya yung pangangamusta at mahatid niya yung kanyang mensahe. Ganun yung dating ng kanyang plano sa SONE. Alam mo, siguro ang isang accomplishment niya, umikot siya. Hindi ko alam kung natin ko siya, nakita niya yung ground. Di ba? Umikot siya dahil nag-distribute sila ng ayuda. Pero nakita ba niya yung sitwasyon ng mga tao? Hindi nga. Grabe naman to si ma'am. Isa sa mga aasamin natin ngayong suna, yung pag-iikot niya, yung namimigay ng ayuda. Talagang Tamba Nation na ba talaga tayo? Tamba Yuda Nation? Hindi yan pwede ma'am. Ngayon tumitigil sa isang lugar na makikita mo ang tao nag-uumpok dahil security reasons. So, nag-focus kasi alam mo medyo ang laki nung hindi natin alam ba't nag-impact sa kanila yung pagkasabi nun. Ano bang meron, bakit sila parang nayanig dun sa sinabi? Yes, why do you think that they reacted that way regarding designated survivor? Well siguro nagulat sila. Yung designated survivor, pwedeng ilang interpretasyon yan. Pwedeng tama. Joke. Diba? Second, it could be a sarcasm from her part. Third, she wanted just to say, talaga namang survivor siya ng 2 taon. Designated siya dahil 32 million ang bumoto sa kanya. So anong mali doon? Ang punto na hanggang ngayon, pinag-uusapan yan, sino naglalagay sa kanya sa news cycle? Hindi siya. Tumahimik naman siya after niyan sinabi yan. Sino naglalagay? Yung mga bumabatikos sa kanya. Nakikita naman natin na umiikot siya, nagpapasalamat sa mga kasamahan niya sa DepEd. Alam mo, hindi mahirap yung mahirap yung transition eh. Kailangan kasi sa ayos mo yung record mo at sigurado yung papalit sa kanya ay madatnan ang DepEd na maayos. Doon nakafocus ang ating Vice Presidente. Ngayon, malaking issue ba yung designated survivor? Siguro sila ang nakakaalam kasi meron pa nagsabi pag may nangyari daw. Bakit natin iisipin yung ganun? Sino ba ang... Saka pwede, no? Miss Malu, anuhin ko lang. I think sinasabi mo nga maraming interpretation yun. Pero kinompare niya to something eh, hindi ba? Like, just saying na lahat sila nandoon, ako wala doon. Yun ang sinasabi niya. Kasi ang designated survivor, di ba, lahat nandoon, siya lang wala. So parang sinasabi niya, I'm not attending. Kasi ayaw na niya mag-elaborate, kitignan mo yung tatanong eh, di ba? As much as possible, ayaw niya magsalita ng babanat pa siya eh. Kasi sinabi na lang niya, I'm assigning myself.
sana nagsabi na hindi ako pupunta. Hindi ba? Kahit na pinapupunta siya, pero kasi parang unwanted eh. Umami naman tayo people, di ba? Parang unwanted naman talaga yung dating eh. Hindi naman sa... Parang hindi siya belong. Alam mo yun, di ba? Masabi ka kapag badshot ka. Diba? Parang ano talaga, may pagka masakit din kasi, ayaw na niya, no? Anyway, yes. Ganun siya magsalita, di ba, ma'am? Ganun, eh, wala. Kahit Sara, di ba? Kung siguro sa iba nagsalita niya, like, let's say, Lucy Torres, di ba? Parang iba yung dating. Pero di si Sara. Si Sara, alam naman natin, from the start, di pa vice-presidente yan, eh. May pagka Bargas, Maldita, di ba? It's like, it's just talagang ganun. So, minsan lalabas, lalo na malaya na eh. Oo, at alam natin na ever since, mahilig siya dun sa isang coin na the way she phrases terms makes her different from the rest. And it's being talked about. Ganun katindi na two words ang sinabi mo, just sa title, suddenly it sumabog. Parang ganun katindi. Ibig sabihin, ganun talaga yung impact. Anyway, can I go to Sona, ma'am? Because pinag-uusapan na rin natin itong hindi niya pagdalon. Ang sinasabi nga ni presidential communication, sinabi rin ni President Bongbong, I guess nandun siya sa Dama, no? Tapos na interview. Sinasabi niya ang kanyang magsasabihin daw doon, yung update to uplift the Filipinos, the lives of the Filipinos, sabi rin doon ay ito nga, yung pag-improve daw ng ekonomiya, i-address ang criminality at ang mga social problems, no? So, sa inyo, Ms. Malu, alin ho ba pag sinabi niya nga i-update niya o yung mga achievements niya sa mga nakita niyo nitong past year? Kasi yearly naman yan eh, hindi ba? So, hindi na kailangan pag-usapan pa yung dati kung tapos na. So, ano yung nandito tayo sa third? Anong nakita niyo this year? Anong ang achievements ng Pangulo? Well, I'm sorry to say I've been watching this president, pero I don't see an improvement of the lots of Filipinos. Napababa nila ang bigas sa 29, pero seriously, aging stock ang ibibigay mo sa marginalized sector. Bakit hindi mo kunin doon sa smuggler at sabihin mo, maganda yung bigas na yan, akin na, ibibigay ko doon sa marginalized. Una. Pangalawa, hindi ko nakikita ang Build Better More. Walang nasisimulan kung may napapatuloy, no? Bakit ko sinabi yon? Kasi yung budget na captive ng Kongreso. Saan ka naman nakakita ngayon na ang PhilHealth na 90 billion ay gusto nilang kunin at ilagay sa unprogram fund na popondo sa pork barrel nila? Hindi ba maling-mali yon? Kasi para contribution yun ng mga members ng PhilHealth. Mm-mm. Tapos yung contribution na yan, ay ang health, napaka-importante ho yan. Kasi kung ang mga Pilipino ay hindi healthy, paano ka magtatrabaho? Paano pag, di ba? Maraming mga issues tungkol sa ekonomiya kung ang health ay magiging issue. Hindi ko rin nakikita sa foreign policy. Kasi nagsimula tayo na laban-laban at parang magkakaroon na tayo ng gera, biglang pinatahimik. Tapos nagkaroon tayo ng reciprocal access agreement with Japan na hindi naman natin kinonsulta o nasabihan man lang ang ASEAN. Hindi ko rin nakikita ang transportation, lahat ng Pilipino dumadaan sa traffic, dumadaan sa magulong daanan. Hindi ko rin nakikita ang peace and order dahil maraming yung mga batang nawawala. Yun, dapat tugunan yun eh. Ano ba yan? Nagbebenta ng organ? Ang daming nawawala, diba? Yung missing persons, yes. Yes. Mm-hmm. So alarming, na-alarm ako dahil hindi mo nararamdaman ang pamahalaan sa mga issues na importante sa Pilipino. Certainly, ang investment, pag pumunta tayo dun sa investment, 28% lang ang nagpakatotoo sa lahat ng pinuntahan niya. Nakailan ba siya? 17, 18, 3? Yeah. Sunod-sunod, so, no? Yung, okay, I'll just go on. So, no?
kasi ang sinasabi nga niya parang ang dating ka pangangamusta no sa bawat sektor sa mga lipunan. Ngayon, do you think, Mr. Kia, it's very important, lalo na binanggit yung criminality, hindi ba social issues, sa tingin mo kailangan, it's very crucial now that he makes a stand na hindi yung parang dilly-dally type. Like, for example, what is your stand about Pogo? Dapat masagot niya doon ng straight. Yung tungkol sa ICC, what is your... ngayon, sabihin mo na, WPS, sabihin mo na, saan tayo? Ano ba tayo? Di ba? Do you think that na itong zona na to napakahalaga na magkaroon ng klaro na maiintindihan ng lahat ano ang stand? It's like parang saying, just answer yes or no. Di ba? Parang ganon. Do you think it's... na sagutin niya na lahat ito ng mataintimang klaro? Alam mo, ma'am, kasi itong itong pangulong ito, napakagaling sa rhetoric. Mabulaklak ang pagsasalita. Ang hinahanap ng Pilipino ay aksyon. Ang hinahanap ng Pilipino ay desisyon. Lalong-lalo na sa ekonomiya, sa sahod, sa trabaho, sa inflation, 'di ba? Ang hinahanap ng tao, gumawa ka ng mahihirap na desisyon para sa amin. Sa tingin ko, hindi mo... Saka paano niya, like for example, as you said nga, the inflation, mga ordinaryong Pilipino, banggitin mo mga inflation, economy, and GPA, kung anong mga ganyan, di naman nila maintindihan. Ang kailangan maintindihan, o tumataas ang kuryente, anong gagawin natin? Yeah. So do you think dapat yung medyo yung speech niya, is yung... Ito, tumaas tayo ng kuryente, ganito kataas, hindi ba? Nakita naman natin, pag break down mo, my God, G, 500 kilowatts ang gagamit mo, 1,000 plus ang dagdag nun. Ma'am, so di ba dapat sa tingin ninyo, gagawin niya ngayon yan? Because sabi niya, all sectors, para ano niya yung pangangamusta at mahatid niya yung kanyang mensahe. Ganun yung dating ng kanyang plano sa SONE. Alam mo, siguro ang isang accomplishment niya, umikot siya. Hindi ko alam kung natuto siya, nakita niya yung ground, di ba? Umikot siya dahil nag-distribute sila ng ayuda. Pero nakita ba niya yung sitwasyon ng mga tao? Hindi nga yan tumitigil sa isang lugar na makikita mo ang tao nag-uumpok dahil security reasons. So, ang akin, napakahalaga, nasa na yung action plan? Tigilan na natin yung mabulaklak na pananalita. Nasa yung action plan? Pagsabit ng budget, anong ibig sabihin? May 6 trillion tayong hinihingi sa taong bayan. Anong ibig sabihin nun? Saan mo gagastusin? Paano mo gagastusin? Iaalaw ba niya ang program fund? Yan, yung mga ganon. Yung issues ngayon, sagutin niyang diretso. So, what is your stand regarding the program plan na kinuha sa sobrang pera? Sagutin niya, tama ba o mali? Para alam ng tao kung anong stand ng presidente, di ba? Oo, at saka alam ng tao paano siya i-judge sa susunod na zona. Kasi kung zona to zona, ang nakikita lang natin, ang gagaling na speeches, ang gagaling na delivery. I mean, optic-wise, he might end up to be the best. But at the end of the day, nagbago ba buhay ninyo? Or lumala, oo. Is it important, do you think, na kasi di ba, yung budget ng 2025, no? Eh medyo malamang taas na naman, suit up na naman tayo, hindi ba? Do you think dapat bilang head ng bansa, in a way dapat ma-defend mo, bakit hindi ba? Oo. Dapat ba niya sabihin kung ano talaga, nako tumataas tayo ng ganito kataas kasi ganito. Do you think kailangan sabihin niya yun? Nasa kanya nang galing, di ba? Iba yung sa presidente yung bibig ang nanggagaling ang mga salita. Kasi ang daming mga sinasabi pero hindi naman siya nagiging accountable at transparent sa mga desisyon. So diyan na lang sa budget kasi yan yearly natin pinag-uusapan. Iaallow na naman niya ba itong unprogram fund? Iaallow na naman ba niyang maalis ang counterpart funding para sa foreign funded projects? I mean, these are really crucial decisions kasi it means liliit na liliit ang pondo para sa taong bayan at sa mga proyektong ang multiplier effect sa economy ay mataas. At lalaki na lalaki ang pondo pupunta sa politiko. Yun na lang ba talaga tayo? Mm-hmm.
yan ang inaano ng mga mamamayan, eh, ma'am. Talagang saan ba nang napupunta ang mga pera? Meron bang mga corruption na nangyayari? Sorry, ganun talaga mga tanong, hindi ba? So kailangan ma-address at mapatunayan mo para tumahimik. Kasi 3 years na, no? Mm. Hindi na to 1 year na sabihin nating leeway. Wala nang ganun, di ba? Balik ko muna kay partner Adman. Apo. Yes, Prof. Napag-usapan nga natin kasi itong administration na ito, ano na siya eh, 2 taon na, nakatapos na ng 2 taon. And nakita natin dito sa mga survey ng mga kilalang survey firms, kagaya ng Publicus Asia at itong Pulse Asia, nakita natin kung ano yung mga nangunguna na gustong tugunan ng taong bayan sa gobyerno. Ito pa rin yung mga nangunguna, 2 o 1 taon na ang nakalilipas, mas tumaas pa nga ang percentage dun sa kanilang hinaing na ito. So kumbaga, hindi ramdam ng taong bayan ang ginagawa ng gobyerno kasi bakit puro ganito na lang? Tumaas pa nga yung kanilang hiling dito na tugunan. So itong upcoming na sona ng Pangulo, napaka-crucial ito. Dapat kumbaga sabihin natin magpakatino ka sa sona mo kung mambobola ka na naman ba dyan o hindi, kasi alam namin ganito ang sitwasyon ng ating bansa sa nakalipas na 2 taon. At malaking ano ito, sa, lalo na sa side ng taong bayan na makikinig at magbibigay ng grado sa Pangulo kung aaminin ba niya na merong ganito or patuloy pa rin siyang magpapalusot, gagamitin yung mga mabulaklak niya na mga salita. Prof? Oo, alam mo, siguro ang isang salita lang dyan, magpakatotoo ka na. Kasi kung nahihirapan ka, maintindihan ng taong bayan. Diba? Malay mo, this can be the moment na pwede magkatulungan. Pero ang pagtutulungan, hindi yan paggamit. Diba? Hindi yan pambubudol. Yung word na budol, pumunta na sa political lexicon natin eh. Mm. Ano ba yung budol? Panluloko. So sa tingin ko, dapat I would suggest na si Mr. President should unburden himself to the Filipino people and tell us what's wrong. Kasi alam mo, napakahirap magkaroon ng second chance sa politika. Lahat ng Pilipino, lahat ng bumoto sa kanya, binoto siya dahil sa promiso ng isang Marcos. Image ng tatay niya, accomplishment ng tatay niya, hindi na nga tiningnan kung ano ang kakulangan. Pero ano nangyari after 2 years? Hindi pa naman huli. Pero hindi dapat ito tungkol sa oligarko, hindi ito tungkol sa mga elitistang kaibigan niya, hindi ito sa party-party at kung ano pa. Ito ay pagtatrabaho ng talagang daigting na pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Hmm. Okay. Merong nabanggit ang Pangulong Bongbong Marcos Mamalu bilang komento niya doon sa tangkang pag-assassinate kay former US President Donald Trump. I-quote ko lang siya dito. Okay? Sabi niya dito, "Together with all democracy-loving people around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme." Ang tanong ko po, kahit dito lang sa Pilipinas, ito po ba ay kasalukuyang nagaganap, umiiral, existing sa Pilipinas? Kaya nababanggit niya ito bilang komento? Ako sa tingin ko, Admar, hindi. Evidence 1, SMNI. Evidence 2, yung sinabi ng dalawan yung host. Evidence 3, ang pagtrato kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus. No? Marami pang ibang paniniil na nangyayari at hindi yan ang demokrasya na kinagisnan ko at pinaglalaban ko. So, kung dapat demokrasya tayo, wala dapat paniniil na nangyayari. Yan ay isang hindi makatotoong pananalita.
Mm-hmm. Eh, sa mga maisog rally, bigla na lang nagkakaroon ng maraming nakapart na ano. Akala ko ba supreme ang boses ng taubayan? Oo. At siguro, admire dun sa mga inyong tagapakinig, basahin nyo rin yung sulat na yan, yung text na sa Twitter, at basahin nyo yung sulat ng dating Pangulo. Mm-hmm. Makikita mo ang pagkakaiba nilang dalawa. Mm-hmm. Itong pangyayari sa politika sa Estados Unidos, tingin mo, meron ding connection din ito sa kasalukuyan dito sa ating bansa? Kasi nakikita natin merong upcoming na election doon. At yung oppression din sa kay former President Donald Trump, hindi rin basta-basta. Inulan talaga siya bigla ng maraming mga kaso. At ito nga, yung assassination attempt. Now, dito naman sa ating bansa, meron ding panggigipit na nangyayari. Kumbaga, hindi ba natin pwede maisantabi or talagang possible konektado itong lahat sa dikta ng Estados Unidos? Well, alam mo, yung election sa Estados Unidos, I think will be the most watched election. Maraming desisyon ang bawat bansa na siguro titigil pagpasok ng September, October. Critical sa lahat kung sino ang mananalo. Bakit? Kasi magkaiba talaga ang pananaw ng isang Democratic at isang Republican. So, ito lang mga ganitong pagkakaiba, meron niyang impact sa Pilipinas dahil right now, we are very much in bed with the Democratic leader. Nagdagdag tayo ng EDCA, inalaw natin ang preposition ng mga gamit pandigmaan, at makikita natin ang policy natin, talagang pro-US tayo. Pag nanalo ba si President Trump, pag-iiba tayo. Sa tingin ko, sa dikta ng panahon, mag-iiba tayo. At sa tingin ko, mas lalong for de-escalation ang mangyayari. Mm-hmm. And dito sa polisiya ng kasalukuyang administrasyon po, ma'am, hindi nakita nyo ba may pagbabago along sa ano? Along the way, sa dalawang taon nang natapos, sa kabila ng mga pahayag ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga hinaing. And sa halimbawa, pag nanalo itong Pangulo, bilang Pangulo, si Donald Trump sa Estados Unidos, do you think magkakaroon na ng ano? Kumbaga, kasi sinabi niya, yung Ukraine, isosolve niya sa loob ng 24 oras. At alam naman natin na talagang mahilig siya na America first talaga. Minsan, pinapauwi na niya yung mga sundalo at bakit pa tayo nag-aaksayan ng pera sa ibang mga lugar na wala namang napapala talaga na malakihan sa Estados Unidos, Prof. Alam niyo, si yung dating Pangulong Trump, nakita natin siya ng 4 years kung paano mag-function, kung paano ang kanyang governance principles. Essentially, trade person yan, negosyo. Sa tingin ko, susubukan niyang buhayin ang ekonomiya ng Estados Unidos. Pero ang napakahalaga dyan, kausap niya ang China at ang Russia. Kaya nga nagulat ako ng reaction ng mga world leaders nung unang debate. Diba? Nakita natin ang reaction. At lalo na nung nagkaroon ng assassination attempt. Nagpadala, bumuhos ang mga reaction ng world leaders dahil makikita mo ibang-ibang klase ang direksyon ni Trump, lalo na dun sa pinili niyang vice presidential candidate niya. Worldwide, pumupunta tayo sa papuntang right, nationalist, very conservative. Umaalis tayo sa direksyon na liberal, umaalis tayo dun sa direksyon na yung international order directed by the West. So, magandang pangitain yan, pero tingnan natin, dahil marami rin naman problema ang Estados Unidos. So, ano mangyayari sa atin? Abay, matututo tayong tumayo sa sarili natin paa. Mm-hmm. Ma'am, panghuli na lang mula sa akin po, no? Meron pong development. Isang mambabatas po ang hinatulan na guilty sa isang kaso, child abuse po ito, no? Naalala ko, si Congressman Arnie Teves
wala pang sakdal ang korte laban sa kanya, pero natanggal na bilang kongresista sa Kamara. Nakikita nyo rin po ba na ganito yung magiging senaryo? And kung hindi naman paiiralin, kasi hindi ito kagaya nung kay Congressman Tevez na talagang umugong, ang daming mga petisyon, ang daming mga ganito, pero ito guilty na. Nakikita nyo ba na merong pagkapantay-pantay kung hindi nila paiiralin kung ano yung pinatupad nila? Sabi pa naman ni Pangulong Bongbong Marcos, batas ay batas, dapat sundin daw. Sabi ni Secretary Abalos, dapat sundin daw yung batas. Alam mo, Admar, ang proseso ng ating hudikatura, ia-appeal pa yan. Pero tama ka, nung si Congressman Tevez, wala pang hatol, inalis na sa pwesto. So ito, ethical standards yan, may verdict na convicted, ia-appeal nila yan. Pero habang in the process of appeal, dapat namang bumitaw o mag-recuse siya sa kanyang panunungkulan. Ngayon, aalsin ba siya? Sa tingin ko, si Speaker will not do that kasi nakatulong yan sa paggiba kay Vice Presidente Duterte. Gagalaw ba ang Kongreso tungkol dito? Alam mo naman ang Kongreso, lahat plenaryo ang aksyon. So, kung may boto at gugustuhin nila, madaling maalis si yung kongresista. Kung ayaw nila, kahit na ilang beses pag-petition natin, hindi nila yan gagawin. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang taong bayan kasi meron tayong batas dyan, yung ethical standards law. Klarado na kailangan kang umalis sa posisyon mo habang on appeal. Ma'am, ihabol ko na lang po ito. Kasi may umuugo ngayon na balita na sa isang command conference di umano, dyan po sa Armed Forces of the Philippines or sa ating defense, sa military, nagkaroon daw ng walkout. Meron ka bang information ukol dito, ma'am? At kung ito man ay totoo, ano kaya ang possible na magiging implication po? Well, wala akong eksaktong impormasyon dyan. May mga kumakalat na petition. Nung tinanong ko yung mga kakilala ko, dahil humihingi ako ng kopya na may firma, sabi nila, ma'am, active duty ang mga yan. So, let's put it at that. Sa tingin ko, ang klarado, merong mga problema internally sa Armed Forces of the Philippines at sa Secretary of National Defense. Pero yung detalye, hindi ko masyadong alam right now. Ang alam ko lang, may mga issues, may mga irritants. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. So, ayun, mga kabukid, mga kababayan, marami po tayong aabangan sa parating na suna at marami tayong mapapakinggan muli ng mga pangako na pangarap lang. O, diba? So, sa lahat dyan ng mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang i-subscribe, i-like at i-share ang video nito. Salamat sa panonood. Magandang araw sa inyong lahat.